Isang pamilya ang dumating sa eksena sa pagsisimula ng pelikulang Inishiki at ang kanilang tagapag-alaga na si Ichiro ay nakita na walang pagod na nagtatrabaho sa pagtatayo ng tirahan na ito, ngunit ang pamilya ni Ichiro ay itinuturing na walang kwenta ang kanyang mga pakikibaka na iniisip nila si Ichiro bilang isang walang silbi at isang hanggal na tao, kahit na si Ichiro ay dati buong araw silang nagpupumiglas pero hindi nila nakaugalian na igalang o pahalagahan ang bawat bayani. Ang mga anak ni Ichiro dati ay nakaramdam ng kahihiyan sa pagtanggap sa kanya ng kanilang ama. Akala nila ay walang ginawa si Ichiro sa buong buhay niya at hindi rin siya nakagawa ng kahit ano, at ang hindi nila nais ay ang pagiging natupad dahil sa kanya bilang isang resulta ay naging duwag si Ichiro, ngunit hindi ito naiintindihan ng kanyang pamilya na tumanda na si Ichiro at tapos na ang kanyang edad sa pagtatrabaho. Ngayon ay hindi niya responsibilidad na gumawa ng trabaho kundi sa kanyang mga anak, ngunit hindi naiintindihan ng mga anak ni Ichiro ang kanilang mga responsibilidad at dati nilang ibinibigay ang lahat ng paratang sa kanyang ama. Sa kabila ng mga paghihirap na ito ay pinaghirapan ni Ichiro at nag-iisa si Ichiro sa kabila of the presence of his family, and he was so straightforward man, so no employee in office used to respect him, nor Ichiro had any friend because of this situation. Is Ichiro's condition is gone worse when he went to the doctor for checkup. Then doctor tells him that he is suffering mula sa cancer at malapit na siyang mamatay. Ngayon ay sinubukan ni Ichiro na sabihin ang katotohanan ito sa kanyang pamilya, ngunit hindi napapansin ng kanyang pamilya ang balitang ito, at ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya ay nakikibahagi sa paghahangad ng kanilang buhay. Samantala si Ichiro ay nakakakuha ng kaligayahan, at ito ay ang kaligayahan ng aso sa kanyang nahanap ang aso, at ang asong iyon ay napakatapat kay Ichiro. Nang malaman ng asawa ni Ichiro ang tungkol sa asong ito, pagkatapos ay hiniling ng asawa ni Ichiro na palabasan ang asong ito sa bahay, ngunit hindi siya iniiwan ng aso ni Ichiro. Ngayon ay paulit-ulit na pinapante ni Ichiro ang asong iyon na pumunta sa malayo mula sa kanya, ngunit ang asong iyon ay hindi napupunta kahit saan. Ngayon dinala ni Ichiro ang asong iyon sa isang parke upang ilayo ito sa kanya, at nasulyapan ni Ichiro ang isang kakaibang sasakyang pangkalawakan doon na nahulog sa kanila ang sasakyang pangkalawakan bago si Ichiro understood kahit ano. At the same time, namatay si Ichiro. After this, isang flashback scene ang nakita sa isipan ni Ichiro. Sa unang tingin ay nabuhay ulit si Ichiro at bumalik siya sa bahay niya. Kinuha yung asong yun, ngayon kinukuha niya lahat, kaya kakaiba pagdating sa bahay niya ay ginagampanan ng tungkuling iyon, kung saan siya ay itinuturing na hindi karapat-dapat at nakaramdam siya ng isang mahiwagang lakas sa kanyang katawan. Samantala sinimulan niyang sumulyap ang isa sa mga kamay ng sabay-sabay ang kanilang isang uko ay hindi natatakpan. Pagkatapos ay dalawang pinang asbyang nakita doon, ang kanyang buong mukha ay nakabukas habang hinahawakan niya ang kanyang lalamunan. Sa unang tingin ay nakabuka rin ang kanyang magkabilang braso. Ngayon ay naiintindihan na niya ang buong katotohanan. Dito ibig sabihin ay hinarap niya ito dahil sa crash landing alien force na iyon. Ngayon ay naging makina na siya na may mukha ng tao, at kasama niya ang isang teenager na lalaki na nagngangalang Hero na nandoon din noon sa parke. Siya rin ay ginawang makina tulad ni Ichiro, ngunit hindi nagtagal ay naunawaan ni Hero ang kapangyarihang ito sa teknolohiya, at siya ay naging napakahusay dito sa lalong madaling panahon. Kahit na siya ay naging isang mahusay na controller ng kanyang kapangyarihan, ay maaari ring magpaputok si Hero sa pamamagitan ng kanyang daliri, at maaari rin niyang kontrolin ang anumang aparatong dekuryente ng perpekto. Ngayon ay ibinunyag din niya ang tungkol sa kanyang kapangyarihan sa kanyang kaibigan na si Hero ay isang malungkot na batang lalaki. Kung siya ay binanggit dito, mayroon lamang siya ina sa kanyang pamilya. Ang kanyang ama ay napunta sa iba dahil sa pagnanasa sa kayamanan. Ito ang dahilan kung bakit gusto ni Hero na makitang laging masaya ang kanyang ina, ngunit ang kalagayan sa pananalapi ni Hero ay napakahirap. Siya ay napakahirap, wala siyang magawa sa kabila ng kanyang kalooban dating nalulunod sa kalungkutan. Sa malungkot na pag-iisip na ito ay naging agresibo si Hero kapag siya ay mukhang isang masayang pamilya. Dati ay nakakaramdam siya ng inggit sa kabaligtaran na ito ay nakita si Ichiro na alam din ang tungkol sa kanyang mga superpower na pansin niyang nagpapagaling siya ng kalapati ng walang oras. Samantala si Ichiro ay nakarinig ng umiiyak na tunog na umahabol. Sa tunog na iyon ay nakarating si Ichiro sa isang ospital na saksihan niya doon na ang anak ng ginang ay malapit ng mawala ng buhay kasabay ng pagbawi ni Ichiro sa kanyang anak gamit ang kanyang kapangyarihan, at ang anak ng ginang na iyon ay
ganap ng nakabawi ngayon ay naisip ni Ichiro na tiyak na gagamitin niya ang superpower na ito at tutulungan niya ang iba. Sa kabaligtaran nakita si Hiro na nag-iisip na gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang mairita ang mga tao. Nakita na siya ay tinutukso ang ilan sa mga lalaki sa kolehiyo, ay nagsimula na ring makaramdam ng takot sa kanya ang kanyang mga kaibigan. Habang pinagmamasdan ito ngayon ay nagsimula na siyang isipin ang kanyang sarili bilang isang hari. Dahil sa mga kakayahan na ito ngayon ay iniisip din niya na ang lahat ay kung gaano karaming mga tao ang igaganti niya. Una sa lahat siya lumipat sa kanyang ama. Pagdating doon sinimulan niyang patayin ang pamilya ng kanyang ama, ngunit iniiwasan niyang pumatay dahil sa hindi malamang dahilan at kuminto siya. Pagkatapos ay nagsimula siyang bumalik sa kanyang tahanan. Pabalik pagkatapos ay narinig niya ang isang tumatawa na tunog ng isang pamilya sa daan. Pagkatapos ay nawala ang galit ni Hiro, pinapatay niya ang lahat ng miyembro ng pamilyang iyon. Ay kumalat ang balitang ito at ang paraan kung saan pinatay ang pamilyang iyon. Ngayon ay naunawaan na ng kaibigan ni Hiro na ginawa ito ng bayani. Dahil walang sino man ang makakaalam, meet it as such. Maliban sa kanya dahil dito, sinira ng kaibigan ni Hiro ang kanyang childhood friendship na ngayon ay umalis si Hiro na mag-isa. Dahil sa pagkawala nito sa kabilang banda ay labis din ang sama ng loob ni Ichiro dahil dito. At hindi niya ginagampanan ng maayos ang kanyang tungkulin sa kanyang opisina dahil sa mga problemang ito, at nakiusap siya sa kanyang amo na panatilihin ang kanyang trabaho. Pagkatapos ay bumalik si Ichiro sa kanyang tahanan. Sinabi sa kanya ng kanyang asawa pagdating niya sa bahay na ang kanyang anak na lalaki ay hindi payag na magkolehiyo ngayon, at ang kanyang anak na babae ay nais ding lumipat mula sa kolehiyo. The most shocking fact that Ichiro know here that his wife is in relation to any other man. Poor Ichiro does not ambiate any word to anyone here. He on the other hand claimed that everyone has the right to live his own life, can lead his life kung ano ang nagustuhan niya. Pagkatapos nito ay sinasabi niya sa kanyang anak na huwag matakot sa iba, at pinapayuhan din niya ang kanyang anak na babae na maaari mong buuin ang iyong karera sa asignaturang sining sa kabila ng katuparan ng mga kagustuhan ng miyembro ng pamilya na kanilang fight and fault in Ichiro. Now si Ichiro ay nakaupo sa isang sulok. Matapos malungkot kasabay nito ay narinig niya ang umiiyak na tunog ng isang lalaki. Iyon ay ang iyak ng kaibigan ni Hiro na sobrang nag-aalala dahil sa mga pagkakamali ni Hiro. Dahil ang kanyang kaibigan ay naglalakad sa maling landas ng buhay ngayon, gustong makarating agad doon ni Ichiro. Ngayon ay lumitaw ang kanyang mga robotic wings. Sa pagmamadali ngayon ay mabilis niyang nabot ang kaibigan ni Hiro habang lumilipad. Pagdating doon sa ka, isiniwalat sa kanya ng kaibigan ni Hiro ang buong katotohanan. Sabi niya ikaw ang makakapigil sa kanya, pero si Ichiro wala siyang kakayahan sa pakikipaglaban ngayon. Tinulungan siya ng kaibigan ni Hiro sa bagay na ito. Pagkatapos ay umiinom siya ng maalat na tubig dito, ngunit hindi tinatanggap ng kanyang robotic alien machine ang pagbabagong ito, at agad nitong inilalabas ang tubig na iyon. Nangangahulugan na ang makinang ito ay nawawala sa ayos dahil sa maalat na tubig. Sa dumating din ang mga pulis sa bayani dahil alam nilang si Hiro ang may kagagawan sa pagpatay sa pamilyang iyon. Ngayon ay sinimula na nilang agawin ang bayani, ngunit wala si Hiro. Hindi marinig ang babala ng sino man, at sinimulan niyang barilin ang lahat doon, at siya ay nakatakas mula doon. Pagkatapos dito pumunta siya sa kanyang kaibigan na ngayon ay kilala na ni Hiro kung saan siya pinakapinaghahanap ngayon. Lahat ay nagsasabi ng masama para sa ina ni Hiro dahil sa kanya. Dahil dito siya ay naging kaya nalulungkot at nagpakamatay si Hiro ay galit. Nagalit si Hiro nang malaman niya ang realidad na ito ngayon. Binibiktima niya ang lahat ng tumaban sa kanya, ay hinahak niya ang kanilang mga device at sinimulan niyang patayin ang lahat, ngunit alam ni Ichiro na si Hiro ang nasa likod ng lahat ng masasamang gawaing ito, at pinayuhan niya ang kanyang mga miyembro ng pamilya na iwasan ang kanilang mga sarili sa lahat ng mga kuryenteng kagamitan, ngunit walang miyembro ng kanyang pamilya ang hindi kailanman siniseryoso ang kanyang payo. Sa kabilang panig, si Hiro ay nagbabalak na patayin ang mga tao gamit ang ibang paraan, samantala ang kanyang kaibigan ay pumunta doon na nakakaalam tungkol dito na ang bayani ay nasa likod. Ang larong ito sa kabila nito, tinutulungan niya si Hiro. Sigurado siya dito na aayusin ito ng bayani at lahat ay babalik sa normal nitong gawain, tulad ng dati na si Hiro ay nagkakaroon din ng Senador Team Entel, kaya napagdesisyonan niya ito na hindi siya papatay ng kahit sino ng eksakto. Pagkatapos ng araw na ito, kasabay ng paglapit ng mga pulis doon at
Sinimulan nilang paputukan si Hiro, ngayon ay hindi na nag-aalala si Hiro sa sarili niya dito dahil wala siyang masasaktan higit sa lahat pinakainaalala niya ang kanyang kaibigan, dahil maaaring mawalan siya ng buhay na makatanggap ng isang baril na bayani ay sinubukan ang kanyang makakaya upang iligtas ang kanyang kaibigan, ngunit nakatanggap siya ng mga putok ng baril at nakilala niya ang kanyang katapusan. Ngayon siya ay nalilipad sa galit dito siya. Nagpa siya ito na siya ay pupuksin ang buong mundo at siya ay hack lahat ng ipinakita ang mga screen ng mga computer, mobile at mga pader ng mga gusali sa ganitong paraan. Sinimulan niyang patayin ang lahat ng may malaking kaguluhan sa buong lungsod dahil dito, at nagsimulang tumakbo ang mga tao dito, at ang kanilang intensyon ay salungat na kinuha ng mga nakaligtas ang lahat ng katotohanan bilang isang masaya na mga anak ni Ichiro, pati na rin sa kanila. Ngayon ay hina hack din ni Ichiro ang lahat ng screen sa tulong ng kaibigan ng bayani, at naghahatid siya ng mensahe sa lahat na iwasan ang lahat ng iyong mga dekoryenteng aparato. Ngayon lahat ay ilayo ang kanilang mga dekoryenteng aparato, free ong ginagawa nila ito. Ang rate ng pagkamatay ng mga tao ay bumababa. Ngayon nagsimula na rin gamitin ni Hiro ang kanyang mga sandata. Nagsimula siyang magpaputok ng mga misay sa lahat ng mga usali ng lungsod na nasaksihan ang lahat ng paglipat ni Ichiro sa bayani. Nagsimula siyang makipaglaban sa kanya, isang mahusay na labanan ang nagsimula sa pagitan nila. Gayunpaman, habang lumilipad si Hiro ay sinusubukang itulak ang isang piloto ng helicopter pababa, ngunit nailigtas ni Ichiro ang piloto, na si Ichiro ay muling nagsimulang tumakbo mula sa bayani dahil hindi siya gaanong makapangyarihan tulad ni Hiro. Ngayon ay pinainom ni Ichiro si Hiro ng maaalat na tubig, matapos siyang mahuli dahil ang robotic na katawan ni Hiro ay nasa taas, teknolohikal na antas, kaya ang maalat na tubig ay hindi makakaapekto sa lalong madaling panahon, kaya tinadala ni Ichiro ang bayani sa malayo mula sa lupa patungo sa kalawakan. Ngayon ang maalat na tubig ay nagsimulang makaapekto sa bayani, habang si Hiro ay nawawala ng kanyang kapangyarihan. Inatake siya ni Ichiro ng kanyang buong kapangyarihan, kalaunan ay lumipat siya sa kanyang anak na babae at iniligtas niya ang kanyang buhay. Pagbibigay ang kanyang electric shock sa kanyang kapangyarihan, at muling inabot doon si Hiro at pinalo niya si Ichiro ng marahas. Sa mga oras na ito ay nagsisimula ng lumala ang kondisyon ni Ichiro habang binubugbog siya ni Hiro ba. Pagkatapos na gawin ng bayani na ito ang kanyang susunod na biktima sa kanyang anak na babae, at sinimulan niyang sundan ang anak na babae ni Chiro mula sa gusali kung saan si Ichiro ay umihingi ng tawad sa kanya para lamang sa buhay ng kanyang anak na babae, at hiniling niya sa kanya na iwanan ang kanyang anak na babae sa kabila ng pagbagsak ni Hiro sa kanyang anak na babae. Ang mga mahiwagang kapangyarihan ay nagsimulang bumuo sa bawat bayani habang ginagawa ito ng bayani, at pinatay niya si Hiro ng buong kapangyarihan niya. Pinoprotektahan niya ang kanyang anak na babae. Pagkatapos nito, ang kapayapaan ay lumilikha muli sa buong lungsod, at ang lahat ng miyembro ng pamilya ni Ichiro ay nagsimulang igalang siya sa